Hirapan po kayo mag-sabi na dumudugo yung ilong ko kanina pa kung umaga, English ng English. Eh. So sabi niya talaga, ano, so lahat kayo nag-apply for a visa. Oh, so ilan kayo? 7, sabi namin. So masyado kayong madami. Okay. Ano pong gagawin para gano'n? So masyado kayong madami. Sino yung leader ng group? Sinabi po namin. Our goal director, Sir John Churchill Baez. Diba? So siya po yung leader ng, or coordinator namin. Siya po yung nauna doon. Tapos, lahat kami, sabi niya, pila na lang daw kami sa likuran, one by one daw kami interview. Samantala, ang pinrapis namin, group. So, syempre, yung apat, solo-solo na lang. Pero yung naririnig ko, habang nakapila kami yung ganun, lahat ng sinasabi ni Sir John, parang po siya nagpe-present? Meron pa po siya sinasabi, isa na, Greek word, mga ganyan. Diba? Sabi ng isa, ba't ganun? Ba't nagpe-present na pati product, essential to the flagship product? May ganun. Siguro talagang tinatanong naman, syempre, diba? Ito po maganda. Ang eksena namin, nasa left namin, puro approve. At nagtatagalog yung ano, foreigner. Parang, saan ka to rabbit? Salamat, mga ganyan. Talagang ano siya, friendly and what. Saka mga seaman po, mga puro seafarers na dito sa bandang kaya. So, sabi nila, ano daw yun, parang formality na lang daw pala yung pag-interview nila. So, more on approve talaga halos na. Approve, tapos masaya lahat yung umaalis. Ito naman po sa kanan namin, puro denied. Lagi na namin, sorry ma'am, you're not qualified for the visa, blah, blah, blah. Puro ganun yun lang. Sabi, ano kaya kami? Nandito kami sa gitna. So, sige, bahala na lang. Nakapokus na kami kay kuya. Diba? So pang ano po siya ata ko, pang parang pang lima ata ko. Ang maganda po niyan, yung dalawang nauna, Sir John Baez and Sir Marlon Suño, na parehong board directors. Okay, approve. Kinuha po yung ano nila, passport. Kasi pag kinuha yung passport, diba? Approved siya. So, yun, congratulations, you'll just deliver, blah, 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 your passport after 1 week. Yun. Kino, tofu, ganyan. sumunod po, dalawa pa, bago ako. Hindi ko alam na, denied sila. Groupmates po kami, ha? Group po yun. Tapos ako na, hindi ko alam, wala akong idea. Ako na, okay, go, interview. After, sorry, you're not qualified for the visa. Hala. Ano kaya ang feeling nun? Parang, sinabi ko na sa nanay ko. Pinagdala niya sa mga tito ko sa UF. Yeah, syempre creaming eh, di ba? Na-track na natin. So parang, walang chance po sa akin ng, ano, ang ma-feel ko yung ano na yun. Parang gano'n. Parang wala sa akin na maligaya ko and all. Ganun po talaga, no? Pag nilishala ka na. Sabi ko, iba talaga, bakit gano'n, re-apply. Hindi ko kaya ito. Parang pwede naman daw mag-reapply, pero after 5 days, sabi ko, parang hindi kaya, gusto ko, kailangan ang isa't ang nasabihin ko sa parents ko, ano ko, approved ako, para ko sasabihin, mga ganyan, naiisip ko. Pero ilang seconds lang po yung nangyari na yun. Lumapit po sa amin yung isa sa mga silver directors, Miss Ina Bermeo, sabi niya sa amin, asan na yung tatlo? Balik daw kayo, may confusion. So kami po yung tatlo. Ako, our silver director, Miss Sarah Adam, and director, Sir Mark Anthony Mendoza. Bumalik po kami lahat dun sa window. May confusion po kami sa income. Para hindi lang kami nagkaintindihan. Tapos, after that, yun na. In-scan niya na yung application namin and then, kinuha niya na yung passport namin. Yay. So, ganto lang po yun. Sabi kasi bawal daw po masyadong excited. Saka bawal din yung masyadong kinakabahan. So, pagka-approve po, sabi, congratulations, you're qualified to blah, blah, blah. Tapos, sorry for the confusion. Yun ang tuwan-tuwa ako kasi sobrang thankful po ako. Ang bait po nung nag-interview sa amin yung consul. Kasi napaka-considerate niya, pinabalik niya pa kami. At pwede namang, wala na, gano'n. Balik. Parang sobrang baba ng namin, ano, kalooban namin, malubo kami. Kami yung tatlo, ba't kami yung tatlo lang? Ang sabi ko pa nun, may limit ba? Dalawa lang. Dalawa lang yung approve nila sa group at gano'n. Tapos, ayun na nga, bumalik kami doon tayo, then sinabi niya na okay na. Okay. Ano na siya, qualified na. Tapos ba, i-send na lang yung mga passport. Grabe. So, di ba, tuwan-tuwa ka na, kalooban mo. Ano kaya yung mga reaction mo, di ba? Okay. Parang gano'n, di ba? Siguro, tatatalon ka doon sa ano. Pero, sabi nila, bawala, excited. So, ganito lang yung reaction namin. Yes, thank you.
Habang nalakad kami, listen nyo, tayo. Parang gusto namin makalabas kasi gusto namin tumalang sa tuwa. Paglabas namin, mahina, lakas baka daw bawi. So, paglabas namin, lahat na ng saya and all, nag-pray kami doon sa embassy talaga, as in pagkalabas ng embassy, sa waiting area. Sabi lang talaga, parang sabi ko, sobrang ano eh, basta, ngayong araw na to, sobrang, na-feel ko talaga, iba talaga siya gumalaw. Ngayon, iba talaga gumawa si Lord. Itong mga nakakaraan na araw, itong pati yung interview na to, pwede naman kasing wala na. Diba? Pwede namang sabihin na lang na, okay, talagang denied kayo. Pero bakit naisip niya pa na may confusion ng kami? Diba? So, pinabalik niya pa kami doon at inulit yung tanong niya. So, ayun po, ayun nga. So, 10 years into your entry. Yay! Sana, pero hindi pa po namin alam. Diba? So, we're hoping for the best. Ayan, and claiming it din naman. So, hopefully, yun, next year, next month, yun nga, ang target po talaga namin, syempre, is makatin ng US. Kasi lagi rin po sinasabi ng mentor namin, hindi pa daw talaga namin ginagawa yung sana business. Unless, nakatin ka ng international convention. So, yung mga partner rin ng sana, no, akala mo ginagawa ko na yung sana, pero hindi ka nakatin ng international convention, hindi pa pala. Diba? So, ibang level talaga din yun. Kasi na-witness ko rin talaga yung EP Convention, Asia Pacific Convention, ibang-iba po talaga. As in, grabe. Malawakang mga Chinese talaga. Grabe mga Chinese talaga. Kung bagay yung Pilipinas talagang ganyan lang, baka mas maliit pa, ganyan, tulundok lang. Sa Chinese na nandun. Sabi ko, talaga, ito talaga yung Yusana. Pero yun palang, feeling ko, maliit pa po yun. Mm-hmm. Sabi ko talaga ngayon, gusto ko talaga siyang ma-witness. Kasi last year, na nagpunta po sila, talagang inggit na inggit po ako. Ang sabi ko talaga na next year ni pwedeng hindi ako makakasama dun. So, yun naman po yung ngayon talaga. Pinagpe-pray namin. So, ayun po. Ito lang po yun. Isa lang po yun. I've never thought na ang USANA sobrang malaki. Kasi nung sumali ako sa USANA, alam ko lang na traditional products. Pero, iba na talaga yung binago niya. Ang dami na din binago sa buhay. Ang dami na rin tinuro. Tapos, of course, syempre, basta palapit pa kay Lord. Iba po yung Yusana business. Kaya yung mga first-timers dito, kung akala niya ito yung Yusana, benta-benta, diba? Poor tao, ayan. Yan all, simple yung ganito lang. Ay, grabe. I-try niyo muna siya. malalaman niyo. Hindi niya talaga malalaman unless itatry niyo siya. So, talagang, pwedeng last year, hindi ko siya nakita magiging ganito, pero ito yung ginawa niya din sa amin. So, sobrang inspiration din sa amin. And, mas nakaka-challenge para i-go pa firmer. So, yun lang po, and maraming salamat.